Hi guys! Maganda ng gabi eh. Welcome back po dito sa Gandara SIU channel. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ay nag-iisa po ninyo Nigma. Magandang Kaligitar Weekend so pumagatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. And for tonight, ang ating nga pong pag-uusapan ay may kinalaman po sa happenings kanina sa It Bulaga. Sapagkat isa po palang contestant nang mini Miss You ang pumasok sa It Bulaga kanina. So mamaya tatalakayin po natin ang buong detalye patungkol po dito. But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa akin channel, maaari lamang na pinutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para mag-i-updated po kayo at una sa mga nilalabas nating balita. Basta may kinalaman po sa It Bulaga at sa loob at labas na showbiz, sagot na po natin yan. Kaya naman, huwag kalimutan pong idamay ang notification bell pagka-subscribe po ninyo para kayo ma-notify sa susunod nating mga reaction video. So, eto na nga. Simula na po natin ang mainit na balitaan para sa gabing ito. At unahin po natin pag-usapan ang muli pong pagbabalik ni Maine Mendoza finally sa It Bulaga. Marami na naman pong masayang Mainers sapagkat muli po nating nasilayan si Maine Mendoza. Ang sabi nga po nila, mga kadarikad, si iba talaga kapag si Maine Mendoza ay nasa EB. Iba po talaga ang kanyang presensya. Talagang mas lalo pong sumasaya ang It Bulaga when Maine Mendoza is present. Lalo na po yung kulitan nila kanina ni Anna. Talagang hilig po niyang gayahin si Anna, no? Kaya napagkakamala na naglilihi itong si Maine Mendoza eh. Kapag wala si Maine, nako, buntis si Maine Mendoza. Kapag hindi masyadong gumagalaw si Maine, nako, nag-iingat na si Maine, buntis si Maine Mendoza. Nako, nariyan at meron na naman pong pahiwatig si Boss Joey, buntis si Maine Mendoza. And ngayon, dahil napagbabalingan niya itong si Ann, buntis na naman si Maine Mendoza sa mga chismis. Ganun pa man, wala naman po ako nakikitang masama doon, mga kadarikals, lalo pat na sa tamang edad naman na itong si Mengay. And katunayan yan, yun po ay dahil sa kasabikan na rin po ng mga fans niya to have a baby na. Since nariyan po ulit si Maine Mendoza, sobra pong namiss siya at tungtuwa ang mga Darvicals. Ilang araw din po kasi siyang wala. Kahapon nga, tatlo po silang wala nila Kuya Ryan at Karen. Pero ako hindi ko na po sila hinahanap as in yung kino-question pa bakit ang daming absent. Kasi may kalayaan naman po sila mga kadarikads, no? At may kanya-kanya naman po silang reasons. Yes, medyo malungkot, kulang po sila, pero it's okay. Hayaan po natin sila. Sa TVJ Productions nga, okay lang. Sa atin pa kaya, di ba? And speaking of Kuya Ryan, ayun, ang dami pong nakakamiss sa kanya, no? Nakakatuwa rin naman at the same time. Lalo pat ang presensya din ni Kuya Ryan ay ang lakas makatalino. Alam niyo yun, lakas makaprofessional host nitong si Kuya Ryan. So, kulang din nga ang EB without him, pero talagang may mga bagay na kailangan po nating unawain at magintay na lamang po sa kanyang pagbabalik. About naman po sa The First Family, ayan mga kadarikads, at coming soon na ang The First Family ng Pamilya Mulak, mga kadarikads. So July 29 na po yan at abangan po natin. Paniguradong maganda po ito at kapupulutan ng aral. Alam nyo po yung decenteng show. Since kompleto po sila dyan, magkakapamilya, so meron pong guide ng kanilang mga magulang. Although ito po ay isang sitcom, pero nakakatuwa diba na mayroon na pong pinoproduced or meron na pong mga sariling palabas, kumbaga programa, ang TV5. Kaya suportahan po natin yan. Nasusuportahan nga po natin ang Kapamilya Contents. Ito pa po kaya na kung saan ang isa po nating kaligitary guys na si Atasha Mulak ay nariyan din. So sabi nga dito, 2 weeks to go, magbubukas na ang bagong panaderya sa Barangay 5.
Hashtag The First Family TV5 this July 21, Sunday, 7:15 p.m. sa Weekend Trip TV5. Don't miss it! Ayan, July 21, araw po ng Linggo, mga kadabrikad, 7:15 p.m. Samantala, pag-usapan naman po natin ang isa po sa contestant na Dover Kids sa Barangay Cinema na kung saan ito po pala mga Kadabri Kids ay contestant sa ano rin po, Mini Miss You. Well, wala naman pong masama doon kung hindi siya pinalad sa Mini Miss You. Bakit? Why not? Diba? Dito naman sa Itbulaga sila makipagsapalaran. Ganon din naman ang ating Main Mendoza, nakipagsapalaran po sa ABS, hindi ba? Bahay ni Kuya, pero sa EB or ang Itbulaga po ang nagbukas ng pintuan na sa kanya. So, ganun lang, subok lang po ng subok para po sa pangarap. And ito nga po ay natuklasan natin mga Kadabri Kids mula po sa Kapamilya Fans na tila nakikisubaybay po sa Itbulaga. Well, wala po si Vice Ganda kanina sa EB, base po sa mga nababasa kong tweet sa Twitter na kung saan naboboringan nga sila na dami pang Itbulaga. Unti-unti daw ang showtime ay nagiging Itbulaga na. Hindi ko na lang po pinansin mga Kadabri Kids. Pero ayun nga siguro dahil wala po ito si Vice Ganda, kaya sila po ay napunta sa Itbulaga. And si Ray, in fairness, updated sa mga kaganapan sa EB kanina. And eto nga po, may pa-video pa po sila. May pa-video clip po sila ng insidente kanina na na-shoutout po si Vice Ganda. Kasi binanggit po siya nung bata na bilang kanyang paboritong singer daw. So wala tayong magagawa doon. Si Vice Ganda yung favorite po niyang singer. Although, medyo nagulat yung mga Kadabri Kids natin, yung mga nanonood, di ba naman akalain na si Vice Ganda yung isasagot po nung bata. Well, ano kayang paborito niyang kanta ni Vice Ganda, Bumpanes? Anyway, bago nga po tayo maligaw, mga Kadabri Kids, sabi nga dito ni Alt, it's showtime. O di ba, mga fans po yan ng Kapamilya at ng Showtime. Sabi dito, si Mini Miss You. Scarlett yan. Contestant dati ng Mini Miss You. Hehe. So, dati nga pala siyang tumungtong sa It's Showtime. Sabi, ay, true ba? Wow. So, wala namang masama, no, for me, guys, kung siya po ay galing sa Showtime or nakipagsapalaran sa Showtime. Nakakatuwa nga guys eh, kasi malawak po at talagang yung pangarap po niya, prosigido po siya sa pangarap niya. Na alam niyo po yun mga Kadabri Kids, na bawat talagang oportunidad ay kanya pong ginagrab. Sa mura po niyang edad mga Kadabri Kids. So ngayon nga, na meron pong hinahanap ang TVJ na maaari pong maging Child Star of the Year sa pamamagitan ng kanilang Barangay Cinema, ay greenab na po nila ito. So nakakatawa nga guys, porsigido yung batang matupad yung kanya pong pangarap. So kaya pala si Vice Ganda yung kanya pong nabanggit at sinabi na favorite singer niya. So fan din pala sila ng Showtime. Anyway, since wala naman pong lamat ang TVJ, ang mga legit Kadabri Kids sa Showtime, and kita nyo naman kung gaano po ka-professional ang mga legit Kadabri Kids. Ang jowa pao, ayan o, kita nyo naman sa reaction ni Mayor Jose, ni Wally, and ito pong si Mama Pao, shout out pa si Vice Ganda, kasi magkaibigan naman sila. So, sana lang, wag po itong gamitin ng mga tape defenders para, alam nyo yun, siraan at kung ano-ano naman pong negatibong komento ang kanilang sasabihin sa Itbulaga. Knowing them, yung mga utak po nilang yan. Ako, ngayon pa lang, naamoy na po natin. So, kayo po ba guys, anong inyong masisay naman patungkol po dito? So, nabigla din po ba kayo sa naging sagot ng bata kanina? So, pa-comment ka lang po dyan sa baba na inyong mga komento, opinion at saloobin. And hanggang dito lang muna ang ating update. Maraming salamat kayo sa pagtutok at pagtangkilik sa atin pong mga videos. And of course,
Huwag niyo po kalimutan na i-click ang subscribe button at notification bell para kayo po ay ma-notify at maging updated sa mga susunod pa nating balita. Salamat!